Hello guys, magandang araw. So today is magre-restore ako ng handlebar cover. Ito pala yung gagamitin natin sa project natin na digital gauge o yung universal na digital gauge. Gamit ko to dati, tapos nasira yung gauge ko nung kinonvert into fast charge. Nagamit ko lang yata yun ng almost 1 year, and then biglang nasira ang baterya, nag-overcharge siya, umaabot siya ng 24 volts, then sinunog niya yung gauge ko. So tinanggal ko at binalik. So ngayon, kinonvert ko to full wave yung charging ng Mio, and then so far walang naging problema. And then shout out nga pala kay Sir Siranico, yung isang motovlogger, detalyado yung pag-install niya sa digital gauge, at doon ako na isipan na bumili ulit at gawin ng gauge, kasi itong cowling or itong cover na ito is andito pa rin sa akin, at plan ko na sana ibenta. Buti na lang nakita ko yung video niya, so nagustuhan ko at gusto kong ibalik yung gauge ng digital gauge ng Mio. So ang mga issue pala nito is ito may butas dalawa sa parang toggle switch ng mga ilaw ko dati. So ang ginawa ko, gaya nung previous video, naglagay na lang ako ng epoxy, and then niliha ko, pinakinis. So actually ready na to for painting. So ito pala yung itsura niya. Yung iba kasi minamount nila gamit diretso yung gauge. Ang problema nun is masyadong angat yun dito. So ang ginawa ko dito sa akin is yung cover ng digital gauge, tinanggal ko yung mga parang latch niya o hook, then naglagay ako ng epoxy dyan. Naglagay ako ng epoxy para kumapit siya, maging parang fix siya. So ang mangyayari niyan dun sa gauge, kung yung bagong bili ko, meron yung kasamang ganito. So tanggalin ko lang yun dun, tapos isalpak ko na lang siya dito. Tapos ginaya ko rin or nireplicate ko rin yung mga kung saan siya ilagay na bolt. So by the way, papakita ko rin yun during the process. So at as of now, i-restore muna natin ito. Gamitin kong paint, Samurai din, primer, flat black, tsaka flat clear. So yun ang gagawin natin for today. So this is just an overview ng digital pag-install ng digital gauge ni Mio. So start tayo dito, dahil ito yung pagkakabitan niya. Ayusin muna natin to, and then before tayo magawa ng, or before tayo doon sa wiring. Alright, so okay na to, ready for painting na to. Papahiran ko lang to ng alcohol, and then let's go with the paint na sa primer. Primer, start tayo primer. Okay, let's go.
Alright, so tapos na napinturahan yung or na-restore yung original cowling ko na gagamitin natin sa digital gauge. So papakita ko lang. So yan yung pininturahan natin ng primer, flat black at saka flat clear. So yan ang itsura niya. Tingnan natin ang malapitan. Yan. Okay, so pakita ko rin sa inyo yung ginawa kong bracket para sa digital panel. Andito pa rin sa akin yun. So yan yung itsura niya. If tingnan nyo dyan, hindi siya, wala siyang kanto. Di tulad nung i-mount yung tatabasin mo lang dito, tapos mount nyo, tapos lagay kayo bracket sa magkabilang side. So ito yung housing, nilagyan ko ng epoxy. So parang fix siya, gaya ng sabi ko dati. So ito yung digital panel gauge na housing. So ang mangyayari dito is pagdating nung bago, tanggalin ko baklasin ko yon. Tanggalin ko yung nasa loob, lipat ko dito kasi ito yung ginawa kong customization or kinustomize ko to para mukha siyang stock na digital panel. Yan. Huwag niyo na lang pansinin yung mga ano niya, hindi ko talaga pinaganda kasi hindi naman yan makikita. Ang importante is rigid to. Solid na solid po yan. So ang magiging itsura niyan is tanggalin ko yung bago, lipat ko dito. Yan, may mga screws yan dyan. Yan. And then salpak mo na lang yan dyan. Yan. So as you can see, fit na fit yan siya dyan. Yan. Okay, so tatlong screw, that's just like the original digital or the original panel gauge. So ganyan. So today, since hindi ko pa nalipat yung digital panel, magtuturo or mag-preview pa tayo sa wiring nun. So ang gagawin natin for today is papalitan natin ito ng bagong tint film. So ito yung gagamitin natin. Ito, smoke. And then sa tools is yung nabili kong maliit na heat gun. So ito. Yan. Yan ang gagamitin natin sa pag-tint ng digital panel gauge. Okay, so let's start. Baklasin ko muna tong old and then patungan natin yung bago. Okay, so stay tuned. Okay, so natapos din natin yung ginawa natin na DIY sa paglagay ng tint film. So ito lang, nag-focus lang ako dito kasi ito lang din naman yung makikita pag na lagay na ito sa mount. So sulit din itong nabili kong heat gun, mini heat gun sa Shopee for $347. So from overseas to. So tip ko lang para magka-save talaga kayo sa 100 pesos na shipping sa overseas,
mag-abang kayo ng zero shipping fee ni Shopee. Then kahit anong amount pa yan dyan sa Shopee, basta galing overseas, is kung ano yung halaga ng item, yun lang din ang babayaran. So okay siya, working, good to know, knowing nakabubble wrap lang ito pagdating, hindi nakalagay sa carton. At saka ito yung isang ginamit ko, Squeegee by 3M. So parang tela ito, hindi, oh, para hindi magasgas yung pagdiin mo dito na sa tin film or sa kahit na anong material, tsaka cutter. So ito yung result niya. So maganda siya, hindi masyadong dark. Siguro may magtanong, bakit pa maglagay ng tin? So pwede namang hindi, pero knowing na plastic, ito plastic ito. So wala kaming garahe na may silungan. So tendency nito, araw, ulan. So init at ulan ang kalaban nito. So dadating yung panahon na mag-deteriorate ito. So the only way to protect that is to use or to add like vinyl tin, katulad ng nilagay natin. And then yung tinanggal ko kanina, okay pa naman yun, pero for the sake of this video, so at saka masubukan din yung binili kong mini heat gun, so pinatungan ko siya ulit. Ito total maliit lang naman. So yun, yan yung result. May konting bubble. By the way, hindi po ako professional na naglalagay ng mga ganito. Pero in due time, yung mga bubble na maliit, mawawala din yan. Mawawala din yan. So, hindi siya perfect, pero acceptable naman. Hindi naman, hindi nga dyan makikita. So, pag-ilagay natin yan dito sa ating head cowling or sa handlebar cover, yan yung itsura niya. So, okay na okay. So, yan. So, cut into sections lang natin tong project na to. I decided na ilagay na lang ito sa isang video kaysa iputol-putol ko. Para naman sulit yung panonood nyo. Entertaining. So, tapos na tayo sa pag-restore ng headlight cowling. Inayos natin yung mga damage niya. Yung dito, yung binutasan ko dati para maglagay ng mga switch sa ilaw. May pininturahan natin. And then yung sa housing para sa digital panel, gaya ng sabi ko kanina, yung sa bago, tanggalin ko yun, kukunin ko lang yung loob, yung pinaka main board at saka yung display niya. Lipat ko dito. Meron din naman yung sensor sa speedo, yung if makikita niyo diyan sa loob, yung yan, yung parang metal na bilog. Magnetic yan, yan yung nagde-detect ng speed mo sa display. So no conversion na po. Salpakan na lang ito pagdating sa cable, pa rin gagamitin ito, hindi yung digital sensor. So dito yan sila nagkatalo. Diyan yung sa loob. So natatanggal din ko kasi nilagay ng screw. So lagyan natin ng screw para tunay. So makita nyo talaga nung, para may idea kayo kung ano talaga yung magiging outcome nito. So mahaba-habang video to, mahaba-haba, kasi next na gagawin natin is familiarization ng wiring. So kudos to Mr. Vlogger Siranico, nang dahil sa video niya nainggan niyo akong bumalik na mag-digital. Kasi sa lahat ng sinearch ko sa YouTube, sa kanya ko lang nalaman
alam ko na paano, before pa, alam ko na anong fix ng accurate sa gauge, yung gagamit ka ng flow, ibang sender, fuel sender para sa Wave or any Honda motorcycle like XRM, yung tatlong wire. But sa kanya ko lang nalaman para yung sa red wire, para hindi mag-reset yung clock pag i-off mo yung engine. Yun ang isang ano factor na na-discourage akong bumalik sa digital, at nagplano na ako sana bumili ng COSO. Pero nung nalaman ko na yung red pala is itap nyo directly sa positive line, o hindi sa accessory, sa positive line, yun pala yung mag-maintain ng power or kuryente para sa clock. So sa kay Sir Siranico, destroy it yourself, yun yung YouTube channel niya. So shout out sa iyo, sir. Mag ko-comment ako doon, balikan ko yung video mo, magko-comment ako doon pag natapos ko na tong project ko, and then sabihin mo sa akin kung ano yung output mo or needs to improve sa vlog na ito. So okay, so next is wiring, so stay tuned guys. So break muna ako sandali, kape muna tayo, then wiring na tayo. Okay, goodbye or stay tuned, sorry. So nakabit ko na sa dating housing or yung customized na casing na ginawa ko before or sa gamit ko dati. So kinabit ko na rin yung harness niya or yung wire harness. So test natin yung mga lights. So ito yung tinanggal ko yung kasama niya na socket, kasi ito yon. Hindi ito mag-fit doon sa original wire harness ng nasa Mio. So ang sa Mio is dapat ganito. Yan. So ito yung wiring ko, or ito yung wire ko dati sa nung una kong gamit ng ganitong gauge. So tinignan ko at minarkahan ko muna yung mga wires para makapamilyar tayo kung ano yung mga connections niya. So si Black, okay, take note guys ha, take note. Si Black is accessory. Oh, by the way, before we go further, yung sabi ko kanina, si Siranico, yung nasa kanya, I'm not sure anong version tong nasa akin, kasi binilang ko yung wires. Ito lang yung lahat, is 8 wires lang ang nasa akin. 8 wires. Walang para sa check engine at yung sa parang oil yata yun. So, but the rest are andon, yung para sa fuel, RPM, negative, accessory, positive, left and right signal, at saka yung high beam. So, 8 wires lahat. Then, excuse me, sorry. Then, yung sinunod ko na vlogger is 10 wires yun sa kanya. So, let's go through the wiring. So nilagyan ko ng mark para hindi ako malito. So that's the easiest way na naisip ko. So si Black, take note, okay? Black is accessory. Then red is positive, solid red wire. Then green, solid green, negative. Okay, next is light blue right signal. Red na may stripe na white is yung sa RPM. And then si blue, solid blue, is high beam.
Next is si yellow na may stripe na white is fuel gauge. And then si orange, solid orange, is left signal. So test natin. So meron akong 12 volts na nakasaksak doon. So connect natin negative to negative ng adapter. Okay, so let's check. Ayan. And then positive and si accessory. So si accessory, ito yung magta-turn on once na mag-on ka ng ignition. Then ito, directly connect this to a positive connection. So live wire to. Pwede itong sa, kung sa Mio Sporty, pwede ito i-tap niyo sa ignition switch. May red na wire dun. If maalala niyo dun sa previous video ko na two-way alarm, may live dun. So dun ko na lang ito i-tap. So magkabit ako dun. And then, connect natin dyan. And then ito si accessory wire. So, supply pala nito is para sa, according sa mga nakagamit nito, ang positive continuous connection, kaya dapat direct sa batteries, yan yung sa clock para hindi mag-off si clock once mag-turn off ka ng susi. So ayan, ala, live na siya, may kuryente na. And then next is left signal. So left signal, connect natin. Yan, umilaw si left signal. Okay, next is si right. Yun, pansin niya, umilaw doon. So tap lang natin mabuti. Okay, left, right. And then next is high beam. Yun, high beam. Okay, so next is ito si fuel gauge. Yan, napansin niyo. Teka, sensitive masyado itong negative. Okay, wait lang natin. May putol yata dito sa negative ng ano ko. Okay, so far, so next is si fuel gauge, nagbi-blink. Ibig sabihin, walang connection or kung nakakonect na ito is empty na yan, pag ganyan. Or almost empty na, reserve na. So tap natin dyan sa negative. Okay, so hindi na siya nagbi-blink. Ngayon, itong si RPM is dapat i-connect ito sa pulser. Meron siyang kuryente yan. Yan. So, para accurate yung movement or paggana niya, dapat i-connect natin siya sa pulser, which is meron na akong connection sa Mio na nakalagay na akong para sa pulser doon. So, yon ang wiring niya. So, yung sa mga functions niya, mamaya na lang para isaya na lang yung ano niya. So, i-test natin yung RPM niya. Yun. Yan. Ikot-ikot ko sa likod. Yun. So, nag-fit naman yung sensor niya. Yan. Okay. So, nag-detect yung magnetic sensor para sa RPM. So, ito yung binaklas ko na galing kasama niya. So, napansin ko, ito mas mababa kaysa yung gamit ko ngayon. So, maybe yun ang isang video ni Sir Ceranico na naglagay siya ng spacer para aangat ito para mag-detect yung sensor ng sa magnetic. Yung sa akin, parang hindi na yata. Pero test pa rin natin pag na-fix na or nakabit na ito. So, make sure na magana talaga ng mabuti. Pero so far sa ganito ginagalaw ko sa likod, okay naman.
Yan. Okay, so yan, yung sa wiring nito. So next na gagawin natin is teka, ilagay ko muna sa head cowling para makita niyo yung itsura niya. Yan. So ganyan siya pag naikabit na. Mas malinis at fix yung connections niya. Okay, so next is kabit na lang natin to sa kay Mio, and then test natin yung mga functions niya, paano mag-change ng clock, paano mag-change ng kulay. 7 colors nga pala nandito sa kanya, and then yung sa gasoline gauge. I hope hindi na ako mag-convert, pero pag hindi siya gagana ng mabuti, may conversion tayo dyan. Palit tayo ng fuel unit sender nung yung nilalagay sa tangke ng para sa Wave or XRM. Yun. Okay, so stay tuned. Alright, so kinabit ko na yung digital, yung sa wiring din. May tatanggalin lang ako dito, yung sa FX mode. Ito yung pinakita ko dati na may diode. Ito diode, itong dalawang ito. Tanggalin ko lang kasi itong digital, may kanya-kanya na silang signal indicator for left and right. So tanggalin ko lang to para mag-function sila mamaya. And then ito, if naalala nyo, ito yung galing sa pulser. Then ito yung sa digital RPM. So itap ko lang yan dyan. And then the rest, ito sa high beam. And then ito is ang positive. So i-connect ko na lang yan dito sa baba. Kasi may positive wire ako dito. Itap ko na lang yan dyan para hindi mag-reset yung time. So ganun lang, yung wiring plug and play na pag nasunod nyo yung diagram na or yung pinakita ko kanina na sa socket para magkatugma sila sa dito sa digital. Then yun lang, and then test natin mamaya. Alright, so natapos ko na ikabit lahat, mga wirings at saka yung mga dapat i-convert na wire sa park light or yung sa signal light or yung sa FX mode. So tinest ko na kanina, so far it's working and hindi ko na kailangan mag-convert ng fuel sender kasi gumagana siya. Nung kinabit ko sabay yung para sa oil na wire at saka yung sa fuel gauge. So ngayon test natin. So turn on ko. Okay. So hindi masyadong kita. Tenka, adjust ko lang yung hindi masyadong malinaw or malakas yung ilaw niya. As you can see, yung gasoline gauge ko reading 3 bars. So tinesting ko kanina, minanual ko yung flow, tinaas ko for full tank, nag full tank siya. And then binaba ko to empty or reserve, nagbli-blink siya. So accurate yung or gumagana yung gauge. So no need na magpalit ng para sa fuel gauge nung katulad ng iba na ginagamitan nila yung para sa XRM or sa tawag nun sa Wave. So park light yan, mag park light kasi naka FX mode yan, so iilaw yung dalawa. And then yung high beam indicator yon,
Yun, pinipindot ko ngayon yung passing light ko. Siguro, i-high beam natin. Yan, naka-ilaw yan. And then, yung signal, right side. Yan. And then, left side. Yan. And then, yung hazard. Yan. So, since meron na sila sarili-sariling mga indicator, so, kahit na magpa-park ako, di tulad nung dati, pag nag-park ako, hindi gagana yung dalawang indicator light. So, ngayon, gumagana na. So, ngayon, tingnan natin yung mga functions niya. So, palit tayo ng ilaw. So, pindutin lang tong dito, select. Yan. So, L1, C1. So, color 1, light 1, color 1. And then, pag-change. Yan, color 2. And then, color 3, red. 4 is green. Parang yellow si 5. Then si 6 parang medyo dark blue or cyan ba yan or turquoise. And then si 7 is lavender or violet. And then balik sa 1 parang combination ng lahat. So siguro ito yung white. And then next is ito yung Odo. Zero pa, hindi pa nakakatakbo ito. So, pag-reset pala ng Odo is, lagay mo sa Odo tapos press nyo itong dito, long press. And then, yung trip, yun din. Pag-trip, pindot nyo lang, punta kayo sa trip. Then, long press dito para mag-reset ang trip. And then, ito yung iilaw na red pag need nyo na mag-change oil. Sa dati ko, yung unang kong gamit na digital, is pagdating ng 1,000 kilometers is mag-ilaw to. So, then balik dyan. So, dito tayo sa Odo para pag-adjust ng time. So, click mo lang yung ganyan. Long press. Yan. And then, anong oras na ba ngayon? 2:53. So, adjust natin 2. Okay, balik tayo. Mali. Sorry. So, puta kayo Odo. Long press yung sa right button. Then, pindot ulit para 2. Then, punta sa next is pindot lang itong select. Yan. Then, ang time ngayon is 54. So, lagay pindot dito para sa 5. Then, sa kabila naman. Then, yan. Pataas lang yan ang counting yan. Then, 50. Lagay na lang natin 55. Okay, set. Yan. So, kahit i-off ko yung susi, is hindi yan mamamatay. Dahil nung kinabit natin yung red wire sa direct sa positive. So, test natin pa start. Tingnan natin kung gumagana yung tako or yung RPM. Yan. As you can see, may reading siya. May rev ko. Yan. Yan yung wire ko dati na galing sa pulser or sa CDI na yung color code ng wire from the harness is blue na may stripe na white. Okay, so yun yung mga functions niya. Then siya nga pala, hindi ko na napakita sa inyo, nilagyan ko to ng kulay kasing kulay nitong sa body may natirang paint. Then nilagyan ko ng kunting detail ng carbon fiber sticker para may design ng konti. So yun, another successful na DIY na naman tayo. Salamat dun sa kay Sir Siranico again, sir, sa pag-inspire na gawin tong project na to. And if hindi accurate yung gauge na gamit ko kasi stock yung nandito, gagamitin ko yung nabili ko para sa web. Bumili kasi ako para depensa in case hindi gagana. So
So that's it. Thank you sa panonood and kita-kits na lang sa next na vlog. Okay? Stay safe, ride safe, and God bless. Bye!